Yan, habang nagpi-prepare sila ng kanilang mga dula, tingnan natin kung anong mga preparation nila. Ayan. Yung gagawin nilang dula yan. Sunod kami naman ang prepare from ng dula. Ayan. Mag-umpisa na ang kanilang drama. Makikita nila ang silong natin mamaya. Sa ating lahat. Magagalit sila. Ang mga nagagandahang mga anak ng Diyos ay naghanda ng isang dula na pinamagatang ang kaligtasan ay para sa iyo at para din sa akin. Na pwedeng kapulutan ng aral at magpaalala sa atin sa matalinong pagpili ng ating mga prioridad at maaaring makarelate tayo dahil naging kwento ng ating buhay. Sinasabi nga na ang kaligtasan ay salitang nangangahulugan ng pagkalibre o kaligtasan upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panoorin po natin ang kwento ni Georgina. Sit down, relax, and enjoy. Relax, camera, action. Georgina. Sis. Dito ko sis. Ate. Siro yung aircon namin. Kuya po, ipapiyos ko. Ayan na. Asan na si Georgina? Ginagawa pa lang yung pelikula nila. Meron silang instruction. Wala po kung ako na kado, Meg. Papasok na ako. Babalak pak naman kayo dyan. Georgina, ano na naman ba ito, anak? Wala ka nang ginawa kundi kalat dito, kalat doon, kalat dito, kalat doon. Kita yan, ma. Kahit sa bahay, ganyan yan. Dinoko. Dinoko. Dito lang. Ano ba yun? Tinuwa niyo extra? Isa boy? Pwede pong manahimik po muna tayo? Oh, sorry. Ang kaligtasan ay libreng kaloob sa atin ng Diyos. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay bukas para sa sinumang humahanap. Wala siyang pinipili, lahat tayo ay mahal ng Diyos. Gayunman, makipot ang daan patungo sa langit sapagkat may mga partikular itong kondisyon upang makapasok. At ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang magdadala sa atin tungo sa kahirapan at mahirap na pagpapasya. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang kailangan nating mamuhay ng hiwalay sa sanlibutan. Ang binuksan na ang tilon. Late na naman yung dalawa. O mga aking mga beshies. Hi, Franny. Wow, ganda naman ang suot mo. Saan ang dapat mo, friend? Mag-ano po kami. Mag-attend po kami ng party. Mag-invite sana kita, friend, sa church. Hi, friend. Lalabas ka po. Hindi pwede. Next time na lang. Next time na lang. No problem. Thank you. Ano naman ang aking mga bashes? Bashes! Oh. Alam, try this na naman kayo, bashes! Oh my God! Ang ganda. Kaya kami na late. Marami na pinuntahan. Grabe naman kayo. Late na naman kayo, no? Okay, alam mo naman. Oh, lady. Nandiyan ka pala, Mary. Oo nga. I-invite ko sana kayo sa church. Kasi may gawain ngayon. Mama, mama naman, hindi kami pwede dyan. Sa disco na kami pwede. Galing ah. Sige, Mary. Alis na kami ha. Okay, ingat kayo.
at isinara ulit ang tilon. Pinatay ang ilaw. Sasara ulit yan para sa bagong eksena. Ang kaligtasan ay libreng kaloob sa atin ng Diyos. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay bukas para sa sinumang humahanap. So walang pinipili po ang tao. Ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Gayon man makipot ang daan upang patungo sa langit sapagkat may mga particular itong kondisyon. At ang pagsunod kay Jesus ay nangahulugang magdadala sa atin tungo sa kahirapan at mahirap na pagpapasya. Dahil ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang kailangan nating mamuhay ng hiwalay sa sanlibutan. Ito po ay matatagpuan sa Roma chapter 12 verse 1 to 2. Galing sa bayan ni Sir Brenda, oh. Bigay na bigay, oh. Nang dumating ang kasamaan, ay pumasok din ang kasalanan sa sanlibutan. Bunga ng pagsuway ng tao sa Diyos at ang kasalanan iyan ay nagdulot ng mga sakit, sakuna at maging kamatayan. Ang mundo ay nadungisan at ang isang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito ay dahil ito ay bunga ng paglaban ng Diyos, ng tao sa Diyos. Always come through the doors of JPS. Make it a level one. She is losing blood fast. In an instant, the trauma bay fills with team members. It looks and it does feel chaotic, but this is well choreographed. 8-year veteran was JPS. This afternoon, and a badly injured woman has come through the doors of JPS. Making a level one. In an instant, the team fills with team members. It looks and it does feel chaotic, but this is well choreographed. 8-year veteran and a badly injured woman has come through the doors of JPS. 4, 5, 6, breath. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, check the pulse. Still no pulse, no breathing.
Galing pa sa disco yan. Stop saying the pastor is fast. So, the oxygenation. Okay? Mabuhay pa. She has pulse already, so continue the IV fluids, okay? Okay. And we will bring the patient to CT. Okay. Muli. Muli ang buhay at mga gawa ni Jesus ay nagsasalita ng dami. Si Pedro ang pinagkakatiwalaang kaibigan ni Jesus. Sa publiko ay tinanggihan siya ng 3 beses. At sa gayunpaman ay inalalayan siya ni Jesus at pinatawad at mahal siya. Ang isa pang kamangha-manghang halimbawa ng tunay na pagpapatawad ng Diyos ay nabagaman namatay siya sa krus sa sobrang sakit. Buong puso ay pinatawad ni Jesus ang mga responsable sa kanyang pagkamatay, kahit na pinapahiya pa nila siya. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng pangalawang pagkakataon, ngunit paulit-ulit na pagpapatawad. So, okay na, na-revive namin siya, praise God! Nandito siya, halika na sa room, madam! Sige, madam, okay lang siya, na-survive! Naka-survive siya sa room! Ito po, right? Ito ba siya? Okay lang, I'm sorry! We'll pray for her na makarito yung mabing niya, okay? Okay! Alala ko, mali, pala yung pagkakalapatan. Si Jesus as Lord and Savior mo? Opo. Okay, Prenny. Mag-pray tayo. Sumunod ka sa akin. Ng Diyos. Ayon sa aklat ni Isaiah, dapat tayong tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya at magtanggap sa kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Ngayon na, hindi bukas o sa araw na tayo ay handa na, dahil baka magsisiman tayong ngunit huli na, tulad ng 2 kaibigan ni Georgina. Sa ating Panginoon.
sa kamatayan. Kung meron tayong Diyos sa ating buhay, ang kamatayan ang simula ng bagong buhay. Amen. At dito ang aming palabas. At bago po kami tuluyang magpaalam, ipinapakilala po namin ang mga gumanap. Kapatid ni Georgina, si Gabby, siya. Mga kaibigan ni Georgina. Para sa papel na Gabby, papel na Bernadette, Beverly, sis Mavi, and para sa papel po na Kimberly, sis Lila. Doctor po, Dr. Butterji. Para po sa ating nurse, Sister Vivian sa papel na nurse Andres. Sa angels po natin, sa ating mga anghel, Isay, DJ, and Adil. Adil, Isay, and Adil. See, you are alone? Angel. The most swag angel. Para dun sa nabihag ng ating bida, Kuya Boy. A special participation of Kuya Boy. Bro. At ang ating bida. Diyan po nagtatapos ang kanilang ang pinakamaganda. Sana po nagustuhan nyo ang kanilang mga dula sa 7 church anniversary ang ng ang inyong narrator po ang inyong lingkod. Thank you so much po. Sana nagustuhan nyo ang kanilang performance. To God be all the glory.